muna kami sa beach house. Out lang saglit, pahinga, refreshed, balik lang ulit, ganun. Isasama ko yung buong pamilya sa El Nido. Dahil kung naalala nyo yung tinuluyan namin nakaraan, yung mayroong swimming pool sa loob ng bahay, may swimming pool sa gitna. Sa madaling salita, yung villa na yon na tinuluyan namin, nalaman ko na binibenta pala. Hindi na ako nakatulog. Parang, ano kaya gagawin ko? Biling ko kaya para sa pamilya ko, ganun, para at least yung enjoy namin dun. Pag wala kami dun, pwede rin kayo dun. On the way kami ngayon dun, nananangalian lang kami sandali dito sa roadside. Ang dami naming na-miss sa inyo. Gusto kong ibahagi sa inyo yung kwento na to. Ngayon, as much as possible, gusto ko na alam ninyo kung ano yung nangyayari. Hindi na din kayo iba sa amin, hindi na din kami iba sa inyo. Sa kahit sa kami mapunta, pag nasa kalsada kami, laging may bumabati sa amin. Minsan nga din kami makapag-camp kasi minsan ginakabahan din kami pagka langaning oras sa gabi. Dati titingin lang yung mga tao sa sasakyan, yun na yun, tapos na. Ngayon parang lalapit, so hindi mo rin sigurado kung kamag-anak ba natin yun o hindi. Alam mo yun, miss na namin mag-camping, miss na namin pumunta sa mga bundok, miss na namin matulog sa mga tabing ilog kung saan. Kasi yun talaga kami, noon wala pang camera. Gusto namin gumawa ng memories na mababalikan namin, hindi lang sa alaala namin, kundi mapapanood namin mismo yung ginawa naming alaala na yun. Kaya kami nagbi-video. Dumami tayo na hindi namin naakala, nandiyan yung mga kamag-anak, daming natuwa, maraming na-inspired. Sabi namin, tuloy-tuloy natin to kasi bukod sa nakakagawa tayo ng magandang alaala, nakakapagbigay din tayo ng inspirasyon sa ibang pamilya, yung kung ano yung buhay natin, nai-inspira natin sila na pwede pala nang ganun. Kasi ako, ano yung sa tingin kong tama, yun yung ginagawa ko, kung anong mindset ko, yun yung ginagawa ko. Kaya ito yung living namin. Kumbaga, matutulog kami kahit saan, kakain kami kahit saan. Kasi para sa akin, hindi naman tayo puno na kung saan tayo tumubo. Doon na tayo habang buhay. Doon na tayo matutumba, doon na tayo malalanta. Hindi eh, di ba? Tao tayo, may paa tayo, nakakagalaw tayo. Kaya para sa akin, mas maganda na tignan natin kung ano pa yung ibang ganda ng mundong to. Ikutin natin kung ano pa yung ibang ganda ng mundong to. Ano pa yung meron sa mundong to. Umulan na tuloy, binibiyayaan tayo ng Diyos ng magandang guro. Sumasang-ayon siya na, ayan, tama, ikutin mo. Kwento ko na rin sa inyo yung camper van. Maraming naghahanap kung nasaan na siya. Si camper van na doon sa ating base sa bayan. Doon na siya nakapark. Yun nga, kagaya nga nasabi ko sa inyo kanina, medyo matanda na si Lolo Camper. Pag ginagamit natin siya, minsan pag biglang emergency, hindi tayo makakaalis agad sa lugar. Kung comfort lang, talaga namang bahay yun, di ba? May sofa tayo sa loob, may sala tayo sa loob, may kama, may TV pa yun. Pero yun nga, yung makina niya matanda na talaga masyado, hindi na rin talaga niya kayang sumabay pa. Yun yung mga little update. Yung about naman dun sa beach house natin, yun, na atin na yun. Pinapaganda pa natin para mas presentable, mas komportable. Ngayon, El Nido, meron na rin tayo, makikita ninyo mamaya. Yung masid naman natin, nasa version 9 na tayo, ang layo na rin. Alam mo na, kumpisa tayo sa version 1, ngayon nasa version 9 na tayo. Wow! Diba? Sa version 11, tawagin na siguro natin yung ano, M11, M12, M13, M14, M15, yan. Para yung M masid. So yeah, tara natin sila doon, tapos na yata sila kumain, ako naman ang kakain, tapos larga na kami ulit, munta na kami sa El Nido, at masabi ko na sa inyo at sa kanila yung konting twist dun sa ating villa. Hindi ko pa alam kung ano ipapangalan natin doon, pero atin.